Hindi ko ma-adjust gawa ng ito. Kaya hindi ko ma-adjust itong lock pababa. Bigyan ko lang kayo ng konting feedback sa takasago na to, kung saan ay nabili ko ng online sa Shopee. In-adjust ko. Plain ang shock. Medyo okay naman. Hindi naman ganong katigas. Lalo na pag may angkas ako, medyo malambot din yung plate. Mag-adjust ng takasago. Kung napapansin nyo, bungi-bungi na to. Pinokpok ko ng pinokpok. Nakalagay dito ang alambre. Kaya napansin nyo, hindi natin mapapalambot ang spring. Pag pinalambot natin ang spring, di ba dapat ang adjust nito ay papunta dito, parang yung spring smooth. Kasi pag tinulak natin pataas, titigas ang spring. Ngayon niluluwagan ko papunta dito, kasi nga tingin ko parang matigas lang ang plane nito. Hindi ko ma-adjust gawa ng ito. Pansin nyo, kita ba putol. Tapos ito, dito naman siya sa kabila. Ayan lang. Ngayon ang gagawin natin, iangat ko muna, tapos iangat ko to para matanggal yan. So ayun, para ma-adjust natin. So ikabit ko muna doon para maikot ko. Pag ganito, malambot naman siyang pupok yun. Malambot naman siyang pihitin, di ba? So ngayon, itatas na natin itong tuba. Problema, napwersa ko na ito. So yun guys, so, kung napansin nyo, bungi-bungi na. Napwersa ko. Ngayon, tatanggalin ko itong tuba. Pakita ko lang sa inyo kung paano mag-adjust nito. Paano mag-adjust ng shock ng takasago. Wala pang nagbablog nito. Ngayon, ibablog ko lang. Papakita ko sa inyo. Hindi magasigasan. Kung gusto nyo i-adjust para lumambot ang play, ibaba nyo lang to para yung spring ay smooth, hindi sobrang tigas. Ngayon, hindi mo maibaba, gawa ng ito, may alambre. I-adjust natin yan. Huwag natin tanggalin yan kasi for safety, para hindi matanggal o sa oras na natin biyahe. Kaya pala hindi ko ma-adjust pababa, gawa ng ito, may alambre. Ano? Lintik na yan. Sisirain yung bago kong munusyak eh. Tanggalin ko lang. Ipakita ko lang sa inyo. Yun. Oh, ito guys. Sasabi ko. Kaya hindi ko ma-adjust itong lock pababa. Okay? Balik ulit. Ilalagay ko lang siya dito bandang baba. Para hindi gaano katigas ang play ng munusyak. Inay naman ang asog ko. Tumugdag pang isang aso na yon. Ngayon nga lang ako nag-vlog. Nag-iingay pa. Nakapwesto talaga siya. Ngayon. May parang islat. Talagang nakapasok siya doon. So yun guys, so. Diba? Smooth na siyang ikutin. Gawa nang yung alambre ay na-adjust na natin. Pwede naman ito gabitin guys, yun nga lang sumasabit to, sumasabit dito sa spring, nagagasgasan. Gamitin ko na lang itong martilyo. Thank you.
maya pagkakabit ko, titingin ko to. Yan yung pag-adjust ng takasago. So, yun, ibukod ko na lang din yung pagkabit ng monoshock, panoorin nyo na lang. Yung pagtanggal, yung mabilisan na pagkabit niyan na hindi ka na magtatanggal ng fairings. Yan. Hindi ako nagbaklas. So, ayun lang ang tinanggal ko. Kasi medyo kuhahaba. Dito ko pa isasabay. Alright guys, kakatapos ko lang i-adjust itong kinabit kong bagong monoshock. Dahil nga yung stock na monoshock na aking motor, itong Sniper 150, ay nasira. Dahil nung pag-uwi ko ng Bicol, maraming lubak na madadaanan, kaya hindi ko naiwasan, nasira yung stock na monoshock. Kaya kailangan ng palitan, kasi nga nung nakadaan ako sa Hams, sumabit yung pinakailalim ng aking makina. Ayun, yung parang harang sa drain plug kapag nag-change oil, nabasag. Kaya kapag di ko pa pinalitan, baka kung ano pang masira dito eh. Bukod ko na lang yung mismong pagkabit nito, kasi medyo hahaba itong plug. Panoorin nyo na lang, ilagay ko na lang dyan sa end screen yung paano pagkabit. Hindi na kailangan baklasin ang fairings ng ating motor. Panoorin nyo na lang guys, ilagay ko na lang sa description below o kaya sa end screen. Ibigyan ko lang kayo ng konting feedback sa takasago na to, kung saan ay nabili ko ng online sa Shopee. Nagkakahalaga siya ng 1,390 plus. Mag-o 1.4 na rin siya, kanyang presyo. Presyo nito ay umabot ng 1.8, may 1.7. Iba-ibang presyo. Naka-discount ako sa Shopee kasi nga may coins. O minus ako ng 100. So yun guys, ito tinitesting ko rin sa mga medyo may lubak at sa Hams. Kapag lumambot, iangat ko lang ito ng konti. So yung kanina, yung in-adjust ko. Plain ang shock. Medyo okay naman, hindi naman ganong katigas. Lalo na pag may angkas ako, medyo malambot din yung play. Yun nga lang, medyo na-lowered ng konti kasi nga 200 mm lang yung haba ng monoshock. Diba yung stock natin na monoshock ay 208. Ready na to sa biyahe o yung Bicol. So yun, titestingin lang natin. Medyo may katigasan lang kumpara dun sa stock. Na, pero pag sulo ka lang naman, ramdam mo yun. Lalo na kapag mabilis, ganitong may dinadana na Hams. Pero kapag may angkas, medyo tama lang yung play kasi nga mabigat. Lalo na kapag uuwi ako ng Bicol, siyempre may kabigatan ang aking mga dala. May angkas, tapos may mga karga ko. Okay naman yung shock na to. Bibigyan ko na lang kayo ng update sa shock na to. Kapag nakauwi ako sa Bicol, pagbalik natin dito sa Laguna, kung okay pa rin ba, hindi bibigay ang shock. Pag pawing Bicol, alam niyo naman ang daanan, lalo na sa may bandang Sipukot, sobrang lubak ang mga daanan doon. Minsan masarap magpatakbo. Tapos unahan na iyon, nakaka-surprise sa yung mga malalalim na lubak, kaya minsan hindi natin maiwasan, kaya nasisira ang shock. Kaya nung pag-uwi ko, nasira yung aking stock na shock dahil doon sa malalim na lubak. Yung stock ko na monoshock, wala namang leak. Yan yung play ng shock. Hindi naman ganun katigas ang play ng shock kasi nga, di ba, in-adjust ko. So, yun guys. Hanggang dito na lang ang aking vlog. Maraming salamat sa mga nanonood. Huwag mo na rin kalimutan mag-subscribe, lalo na kung baguhan ka lang. Pahingin na rin ako ng isang like. Maraming salamat. Ride safe.